Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? Well, if you were to see the Son of Man ascending to where he was before, it is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason, I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus said to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, everyone. Good morning. Pasyente ka ng isang magaling na doktor. Pasyente ka ng isang magaling na doktor. Paano kaya kung ikaw na mismong pasyente niya ay hindi ka naniniwala sa kakayahan ng doktor na ito na magagaling ka niya o matutulungan ka niya sa palagay mo'y gagaling ka? Hindi yata. Will this feeling of yours will stop the specialist from being a specialist? Hindi naman. Mananatili pa rin doktor ang magaling na doktor ngayon. Ang maiging gawin mo ay ibigay mo ang buong tiwala mo sa kanya upang matulungan ka niya, upang magamot ka niya, upang mapagaling ka niya. O kaya naman po, ayaw mo sa isang tao. Hindi mo gusto ang isang tao kahit na wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. O kaya sabihin natin, kahit kilala mo siya o alam mong mabuti siyang tao, kaya palagay mo tumudyake kayong taong ita. Hindi yata. Kimpalagay mo, tumudya, kimpamakyutos na kaya kaning taong ita, lalong-lalo na po tanghakayaran po niya. Hindi po, pero mananatili pa rin pong mabuting tao yon sa mata ng ibang taong nakakakilala sa kanya. Hindi po ba? Naalala ko lamang po, yung naikwento sa akin ng isang kapatid na pare, mas matanda siya sa akin sa pagkapare, noong reshuffle po namin year 2019. By next year po, mayroon na namang general reshuffle sa aming mga pare, May of 2025. So, 6 years na yan. General reshuffle, pastoral movements next year. 2019, kakalipat lamang po sa bagong parokya nitong kapatid na pare at naikwento po niya sa akin, sabi niya, "Alam mo, Anong," sabi niya sa akin, "sa parokya ko, sa bagong parokya ko," kwento niya, noong 2019, "hindi pa man ako lumilipat, yung ibang PPC officers sa parokyang lilipatan ko, kilala na nila ako kung sino daw ako. Ang nabalitaan ko, pagka naroon na daw ako, kaagad-agad nagre-resign sila dahil ayaw nila sa akin kaysa maselan daw ako, stricto daw ako. Kaagad-agad, yun na ang pagkakakilala nila sa akin." Wika niya, "Alam mo, Among," sabi niya, "ang rason, diehard supporters kasi sila ng paring pinalitan ko." Yan po ang problema kung minsan eh, di ba? Pero bali po kay kaming pari, kung minsan wala man kaming alitan,
sa isa't isa kaming mga pare, lalong-lalo na yung dumating at yung umalis. Kung minsan, ang nagiging problema, mga parokyano, pinag-aaway yung mga pare. Halimbawa, yung naitabi, detang nilele, ang puretang nilibutan. Ngayon bago na yung pare, ilan na naman ding nilele. Detang dating nilele, ilan na naman ding nilibutan. Diehard supporters ng paring pinalitan ko. Pagdating ko sa parokya, yun, nagbigay sila ng resignation letters nila. Tinanggap ko naman bilang respeto na rin sa kanila. Pero ang problema, hindi ko pa man sila kilala at hindi pa rin nila ako kilala kaagad-agad. Ganun na ang pagkakakilala nila. Nakakalungkot lamang po. Pero, tanong lang, huminto ba ang simbahan sa ginawa ng mga ibang PPC officers na ito? Hindi po. O huminto ba yung pagkapare ng paring ito na nakakwentuhan ko minsan at seniors niya sa akin itong karanasan niya sa parokya niya? Hindi rin po. You know what, my dear friends, the hard part of living is that there are really people who will not really believe in you no matter what the truth that you are representing. E tanuman na iwasan din. Hindi po natin makokontrolan o maiiwasan ng mga ganyang klase ng tao. Mayroon at mayroon talagang hindi maniniwala. Mayroon at mayroon po talagang hindi magtitiwala. At sa bandang huli, ano ang gagawin nila? Iiwanan kang mag-isa. Hihiwalayan ka. Batingan na ka. Yung iba na po ang gagawin nila, ano? Sisiraan ka pa. And even our Lord Jesus Christ in the gospel was not spared about it. Ngayon na po natin tinatapos ngayong linggong ito, yung tinatawag nating the Bread of Life Discourse. Nagsimula lamang po ito noong July 28, 17th Sunday in Ordinary Time. At ngayong August 25, tinatapos na natin itong the Bread of Life Discourse. Dahil by next Sunday, September 1, babalik na naman po tayo sa Ebanghelyo ni San Marcos. May gumpisala mo karing limang tinapi at 5,000 katao. The feeding of the 5,000. Pero ngayon, sa bandang huli, natira sa kanila kung sino talaga yung mga tapat na alagad kay Jesus. Natira kung sino talaga yung tapat from 5,000 down to 12 disciples, 12 apostles. Kaya nga po si Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, napansin po ninyo, may tanong siya sa mga alagad niya. Pero tanong lang, kasi iniwanan si Jesus, tumalikod lahat sila. Yung more than 5,000, umalis lahat sila. Kasi hindi na sila naniniwala o nagtitiwala sa kanya. Pero tanong lang, did it affect the godness of Jesus? Kahit na tinalikuran siya, iniwanan siya, at ang mga kasama na lamang niya, yung 12, naging paralisada ang pangangaral niya, ang misyon niya? Hindi naman. In fact, it grew. At magpasa hanggang ngayon, ito'y buhay po sa simbahan natin ngayon, ang kanyang misyon. May tumiyama po yung patutuanan na ning mipa sa Ebanghelyo ngayong Domingo. Hindi po nagdedepende o nakabase ang paniniwala natin o hindi paniniwala natin sa katotohanang inaalok ng Diyos sa atin. May maniniwala o wala, it doesn't matter. May magtitiwala o walang magtitiwala, it doesn't matter. Because the important thing is what the truth that God instilled to all of us. Buti na lamang po may isang Pedro sa ating ebanghelyo. Buti na lamang may isang Pedro, alam niya yung pinaniniwalaan niya. Ano pong sinabi ni Pedro kay Jesus? Kasi may tanong si Pedro, may tanong si Jesus sa kanila. Kaya rin ba'y aalis? Iiwanan mo rin ba ako tulad ng ginawa nila? Ano pong naging tugon ni Pedro? Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ginuke, nuke, pamunta, at chulake ka rin amanong babie, bie alananga. Nanang Simon Pedro, King Gino. As a matter of fact, my dear friends, this is also true in real life.
kung pinaniniwalaan mo, you don't need evidence. Kapag ka pinaniniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo, you don't need proofs. In kapanwalan mo, king sa salpintayanan mo, eya mo makadependi, eya mo makabasi, king akakit daring matamo o agyo ng isplika ng pamisip mo. It's just that you believe, no proofs, no evidence. It's about being faithful to your faith. And Peter expressed this kind of faith. To whom shall we go? You have the words of eternal life. Huwag kayo pa pumunta. Ikit mo na yung biyeke-ke na ng Pedro kang Jesus. Yung hindi kayang makita ng mata at hindi kayang ipaliwanag ng pag-iisip, nakita at naramdaman ni Pedro sa puso niya, kaya't ito ang naging tugon niya kay Jesus sa kanya. Para bang sinasabi ni Pedro kay Jesus sa mga oras na yon, as if Peter is telling to Jesus, Lord, I lay down my faith in you no matter what. Lord, I lay down my faith in you alone no matter what. Kapag ka po ang isang tao, halimbawa, nahaharap po siya sa mga matitinding bagyo sa buhay niya, doon daw masusubok ang kanyang pananampalataya. Kapag ka tayo daw po ay nahaharap sa mga matitinding bagyo sa mga buhay natin, doon daw masusubok ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya. Halimbawa, dinapuan ka ng isang matinding karamdaman, matinding sakit sa hindi mo inaasahan. Hindi ikaw, sabihin nating miyembro sa pamilya, masusubok ka kung gaano kalalim yung tiwala mo sa kanya. O sabihin nating namatayan ka, iniwanan ka, kematen ka. Kung minsan, you question God. At kung minsan hindi mo naiintindihan, lubos ang naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay mo. O sabihin tamang ating kang mabayat na problema. Given this reality, my dear friends, did it strengthen your faith, your belief or not? Tatalikod ka ba sa Diyos? Gusto mo bang manatiling nagtitiwala sa Kanya? O tulad ng mga iba sa ating pagbasa, lahat sila iniwanan siya at ang natira sa Kanya yung nalamang 12? Pot ang feeling mo, eno pakibatan ni nga pong ginuring panalangin mo. Pag feeling mo, tila ba hindi sinasagot ng Diyos lahat ng mga tinatawag mo sa Kanya, lahat ng dinadalangin mo sa Kanya, lahat ng inilalapit mo sa Kanya? Feeling mo hindi niya sinasagot ang mga ito? Maniniwala ka pa rin ba sa Kanya? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Well, that's based on what our eyes see. Gaya po ng sinabi ko kanina, like what I've said a while ago, si Pedro po, ang nakita niya at naramdaman niya, yung nakita at naramdaman ng puso niya. Kaya ang ipinahayag niya, ay nakipuma ko, kaya kayo nakamimu po Ginoo, uling ikit niya ing bie, mangyeng alananggang bie, na naging Ginoong Yesus. Paalala lang po sa ating lahat, sana po lahat tayo ay mananatiling magtitiwala sa Diyos. Let us all be faithful in following the Lord. Tapat ang Diyos sa buhay mo. Sana ikaw rin ay maging tapat kay Jesu Kristo. Amen? Amen. Let's all rise.